What else does worry bring about? Worry drains energy. Naranasan niyo na ba na managinip? Na hinahabol kayo ng kung ano man o sino man? At nung nagising kayo, kahit sa totoo lang, nakahiga lang naman kayo, eh kayo'y pagod na pagod. Naranasan niyo na bang nanaginip kayong kayo ay nalulunod? At nung nagising kayo, eh talaga namang habol-habol niyo ang inyong hininga. Naranasan niyo na bang managinip na merong nakatatakot na bagay at nung nagising kayo talagang takot na takot kayo? Panaginip lang yon, hindi yon totoo. Ganon din ang pag-alala. Kahit hindi totoo ang ini-imagine ninyo, para na rin totoo ang effect sa inyong katawan. Parang selos. Naranasan niyo na ba magselos? Naaalala niyo si Mr. o si Mrs. o maaalala mo si boyfriend o si girlfriend na may ibang kasama? At dahil makulay ang iyong imahinasyon, pati ang kanilang iniinom na buko, alam na alam mo ang korte. Pati yung kurtina sa kanilang likuran ay alam na alam mo. At pati ang kanilang ginagawang pagsusuyuan ay alam na alam mo ang detalye. At as nagiinit na ang iyong tenga, at tumitirik na ang iyong buhok, at lumalabas ang iyong mga pangil at mga kaliskis, at galit na galit ka na, at tumatahip ang dibdib mo. Pero ang totoo lang eh, nasa isip mo pa lang yun. Yan ang power ng imagination. Kaya dapat yung pag-imagine natin, mga kapatid, ginagamit natin doon sa positive. Yung iniisip mo kung paano ka bubuti sa buhay, anong magagawa mong mabuti sa lipunan, yung kabanal ang magagawa mo, iniisip mo pa lamang nag-uumpisa na mangyari. Pero yung negative, iniisip mo pa lang, umaani na ang katawan mo ng napakaraming lason. Kaya ang lagi sinasabi ni Lord ay yung, do not commit the sins of the mind. The sin of imagination. Because even if it doesn't become physically real, the effects will already be toxic to you. Apektado ka na agad niyan. So, it drains energy. Nakakawala ng lakas ang pag-aalala. Proverbs 12:25, an anxious heart weighs a man down. Yung pusong maraming dala, mabigat na mga dalahin, nakikita mo sa muka, nakikita mo sa katawan ng tao. Kasi kahit po hindi totoo yung mangyari, pag sa mind mo nangyari na, nagkakaroon na ng chemical changes in your blood. Nagkakaroon na ng changes sa ating katawan and it becomes difficult for our body to bear it. That's why Satan wants you to worry. Because Satan is a thief. He comes only to steal, kill, destroy. That's why he wants you to worry. He gives you all reasons to worry. And then he sends people to you to whisper things into your ears to make you worry. Nararanasan nyo ba na tahimik na tahimik ang inyong buhay, ang saya-saya nyo, may darating na tao, ang dadalin lang niya, nakakapag-alala, pero wala naman siyang dalang solusyon? Avoid such people. Worry destroys faith in God. As we have said, you begin to focus on the problem, not on the solution. You begin to focus on the negative, not on the positive, not on the power of God. So it destroys confidence in God. And without faith, it is impossible to please God. And if God is not pleased, His blessings will be withheld. That's why Satan wants you to worry, because when you worry, you lose faith. When you lose faith, you lose your connection to God. And then He begins to corner you. And He begins to play with your life. That's why Satan wants you to worry. Worry gives the devil space. Kaya sabi sa Ephesians 4:27, do not give the devil a foothold. Huwag mong bibigyan si Satanas ng kahit konting-konting espasyo, dahil makakagawa siya ng paraan na pag nakapasok na siya sa iyong puso, palakihin ng espasyo na yun. And worry gives the devil a foothold. How not to worry then? Paano? Jeremiah 17:7-8. But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him.
He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. What is the way to blessedness? Sinasabi John, trust in the Lord. Why do we worry? Because we trust in ourselves and we know that we ourselves cannot be that powerful to contain and to solve our problems. Why do we worry? Because we trust in other people. Then the complicating worry is, what if those people left us? What if they do not come on time? What if they fail us? Then you worry. We worry because we trust in things. We say, I am okay because I have a lot of money. We are okay because we have a good house, because we have this, because we have that. So what is the complicating problem? Hindi ka natitigil magbantay ng kayamanan mo, ng bahay mo, ng bagay mo, kasi doon ka na nakaasa. Nakaasa ang iyong prestige sa magandang kotse, kaya konting gasgas lang, pinaproblema mo na. Ang layo-layo sa bituka. Kikipag-away ka dahil lagasgasan yung kotse mo. Dahil ano ba yun? Inaasahan mo na yun ang magbibigay ng ningning sa iyong pangalan? Kasi kung sinasabi mo lang, ito ang magbibigay sa akin ng transportasyon so that I could travel from point A to point B, eh, ano ba naman yung konting bangas dyan, konting ukad dyan? Basta umaandar ka at safe ka. Pero dahil siguro marami kang ibang inaasahan na ibibigay sa iyo ng ganda nun, kaya ka ngayon na may problema. May dumaan lang na konting tricycle, nakatingin ka, baka magasgas ang kotse mo. Kaya nakikita mo mga taong naka-barong Tagalog pa daw, naka-Amerikana, halos magbakbakan doon sa sulo, sa isang kanto at yung nakahambala ng sasakyan nila, inabala nila ang buong syudad dahil nagkagalusan ng kote. Hindi pa tinamaan ang katawan noon, kotse pa lang, nagpapataya na. Ano pa kung yung kamay niya ay nadurog? Marami kasi tayong ginagawang at minamanufacture na problema. Kanino po ba tayo nagtitiwala? Pag ipinagtiwala nyo na ang ligaya nyo sa buhay sa isang tao, kahit paasawa nyo yon, anak nyo yon, magulang nyo yon, at siya na ang pinagtitiwalaan nyo, magbibigay sa inyo ng mga kailangan nyo at kaligayahan at lahat-lahat, ano nangyayari? You become possessive. Kaya yung taong walang iniibig, tapyapa ang buhay. Subukan nyong mainlabat. Napakarami kayong magiging worry, nag-aalala kayo, nagseselos kayo. Mapatingin lang sa iba, nag-aalala na kayo. Kung ano-ano na, kaya kung ano-anong operasyon ang ginagawa sa muka dahil tingin ang tingin ng asawa sa iba. E sabi mo, di tumingin ka nga, bahala ka, basta nagagandahan sa akin ng Diyos, ginagawa ko ang best. At ang kaligayahan ko sa Diyos ko, iaasa ko. Nandiyan ka, salamat sa Diyos, at kung wala ka, may Diyos pa ako. Pero oras sa iniasa mo lahat sa tao, ano mangyayari? You will possess that person, and you will guard that person, and you will never be able to sleep. Meron pa po ng mga ginang na naglalagay ng mga panghuli ng daga na kapaligid sa kama nila. Dahil baka daw ang mga katulong nilang babae e puntahan ang kanyang asawa sa gabi. Ako ba, hindi ako nagbibiro. E kung siya ngayon ang maihi sa gabi at nalimutan niyang marami siyang inilagay doon. Isipin yung pag-aalala, bakit sobra ko naman itong babantayan? Baka ayaw nga ba niya sa akin? Did we both lose? Pero yung para ka lagi nagahabol, check ka nang check, nasa ka na, nasa ka na. Wala ka na sariling buhay nun. Why? Dahil iniasa mo na ang iyong kaligayahan sa iba na yung pag-ibig lang niya ang makakabigay sa iyo ng buhay. Kaya sinasabi ng Bible, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Because when you love God and you make Him number one, you are sure that your number one will never leave you. So kung may asawa ka, dapat number two lang yan. May anak ka, number three. Kasi dumating matumalis yan, nalulungkot ka, iniinda mo, pero buhay ka pa. Kasi may Diyos ka eh.